Sana naman gagana ngayon dahil ito po talaga yung kinumpos ko din para sa Lord. Number 7. Kanina po, paglingon ko kasi sa aking daughter-in-law, nakikita ko tumutuloy yung parang napaiyak tuloy ako kasi sabi ko, alam ko kung bakit siya umiiyak. Kasi wala dito yung asawa niya, wala dito yung anak ko. Ang sarap sana, di ba, yung Christmas, kasama mo lahat ang pamilya, di ba? Nakasalo ko po ang lahat ng mga bata sa lansangan, lahat. Nag-celebrate po ako hanggang sumabot ng 8th birthday ko. Akala ko, brother, yung 6th birthday na sinasabi ko, yun na yung last na yun. Hindi pala, naging 8th. Kasi na-realize ko, yung father ng anak ko, kailangan din pala i-reconcile ko na yung sarili ko sa kanila. I-reunite ko na rin. So, ganun po ang ginawa ko. Hindi in-expect yun ng anak ko. Kaya nung nalaman niya, tumawag yung anak ko, sinabi niya na, buti pa kayo, nandiyan kayo kompleto, ako na lang pala ang kulang. Kaya nakita ko kanina umiyak, napaiyak na rin ako. Usually po, pag nasa simbahan ako, hindi pumapasok kung ano yung mensahe ng kanta, di ba? As I remember, the last time I was in church at umiiyak, noong maliit pa po ako, I was 10 years old. At that time, kumakanta ako sa church, yung rupa na rupa makita. So, di ba, nanay ko po yung nakapit na yun. As you remember, dati po ako kumakanta sa church. Tapos po, yung bigla na lang po ako, after that, wala na, hindi na po ako kumanta. Tumalikod na po ako. Iniwanan ko na ang church. Pero, na-realize ko, iniwan ko man ang Lord, kaya may hindi niya ako iniwan. Amen. Kaya sabi mo kanina, Pastor, the Lord is always there with you. Once you have the Lord, you have the peace of mind. Palakpakan po naman natin. Because, as I experienced po, naging ups and downs ang buhay ko sa showbiz. Alam niyo yun. At alam ng kuya ko na, church. Iba kasi yung tingin nila sa akin kasi iba yung nakikita nila sa showbiz, diba? At para na rin, hindi rin mapayang kuya ko. Tiniis ko po yun kasi isa po siyang pastor. Kasi lang po kami, diba, nasabi ko, baliktor yan kami lahat. Gusto ng tatay ko siya maging architect, tapos yung pangalawa, engineer, yung pangatlo, doktor, at kung naman lawyer. Pero mas pinili po ng kapatid ko na maging pastor. At yung pinakalas po na nakita ko, na nag-akapan sila ng tatay ko, ibig sabihin, mas sinunod ng kuya ko, napuntahan ng Lord, kaysa yung sundin kung anong kagustuhan ng tatay ko noon, na maging architect po siya. So ngayon, para makapunta po siya ng PUC, at para po siya makatapos ng pag-aaral, naging self-supporting po siya, naging janitor po siya. At sa pamamagitan din po ng tulong ko, yung mga konting na itulong ko po dahil sa pagkakanta ko, natulungan ko po at nakatapos siya. Pero kailanman hindi ko pa po siya nakita sa simbahan na nag-preach. Kaya alam ko na nakatapos siya at pastor na siya ngayon, hindi ko pa po siya nakita na nag-preach sa simbahan. Dahil po, nahihiya ako na baka mamaya pang nalaman nilang kapatid niya ako, eh puhusgahan siya at puhusgahan din ako. Kaya okay na ba? Ha? Okay, number 7. Okay. Ito po yung kinompos ko. Palakpak naman dyan. Malangit ba, napahanap sa akin?
Praise the Lord.